Shishay na budol na uli siya. Ginawa ko na siya itong panty. So, panty. Pero ano ba yan, girl? Hinabol namin. Pero bukas kasi, guys, wala na Shishay. Masaya ka ba? Hindi niya alam to yung feeling kasi nga, tayo nakakaloka. Hindi ko ako yung ganito. Walang tao. Walang istorbo. Oh, walang tao. Eh, naiintindihan ko naman din. Of course, kasi, syempre, nag-iingat sila talaga sa app. Welcome back to my channel. So, it's day 3. And for day 3, maya pupunta na kami talaga ng Universal Studio kasi last day na technically ni Shane. And yup, ngayon pupunta muna tayo ng Changi City Point. Doon yung makikita, guys, yung mga murang shoes, bags, and everything. So, baka konti lang ibablog ko kasi kailangan na naman naming mamili. And yeah, ang sakit-sakit pa rin ang paa ko, mga te. Pero laban-laban lang kasi alam niyo naman na dito, kailangan pag nandito ka, sulitin mo talaga yung time. Lalo kung ang pinunta mo talaga dito is shopping kasi yung mga sale talaga yung habol. So, see you later, guys! And tara na! Ate mo, Shane, may dala siya ang maleta. Siyempre, shopping is life. Punta na kami ng expo. So, sasakay kami pa to Waslin. Tapos, baba for Changi City Point. Happy ka, girl? Shopping ka, girl? Last day mo. Eh ako, malayo pa ako, girl. Come on. Hi guys! So, nandito na kami sa Changi City Point ni Shane. And yeah, sobrang walang tao. Sobrang, alam mo yung bibilang nyo lang yung tao na pumupunta dito. Or for example, ang pumupunta talaga dito is yung mga, ano klaseng tao ba? Yung mga pumupunta tao dito is yung hindi talaga, takot. Hindi takot sa virus, ganon. Kasi wala talagang tao, girl. So, mainit. Kita na lang tayo sa loob, guys. So, nandito kami sa loob na ng Changi City Point and sarado pa yung ibang mga store. Kung makikita nyo, kakabukas pa lang nila. And si Shay, nabudol na uli siya. Nangyari ko na siya itong panty. So, panty guys, for only magkano to? $6.10. Pwede na ba magbenta? So, guys, maganda yung klase. Alam nyo, hindi masakit sa singit. Pero pinakita ko talaga sa inyo yung panty, di ba? And mura yun. So, $364 for $10. Kung maganda naman pati guys yung tela, di ba? Then may mga bra din, undies. $10 lang din siya and yep, marami pa doon mga sports bra. So yun yung hahanapin ko for mine kasi alam nyo naman, girl. And yep, ikot pa tayo mamaya. $3 magkano? $3? $120. Shinapin, pupunta kami ng LBC, then after this, pupunta na kami ng Universal Studio. Kaya mo pa? Bigat? Girl, ang bigat ng LBC box. Kakaloka hanggang 60 kilo yun, pero 40 kilo. Sige, let's say 40 kilo pa lang. Di namin maitulang, buti na lang yung Grab driver, mabait, bes. Kasi syempre dito, hindi ka naman pwedeng mang-obliga na, uy, kuya, tulungan mo, magbuwan. Hindi gaya natin mga Pilipino, very hospitable talaga tayo. Pero dito, girl, nakakahiya. Buti na lang, mabait pa rin si kuya kahit sabi niya, what is this? Too heavy. Too heavy. Akala ko yung kuya sinasabihan na too heavy. Diyos ko, ang bigat ng pinamili ni bakla. Bakla, bato ba yun? Oo. Bato dito. Bato. Bato ba kasabihin? Ano bato? May mga dala ka pong bato-bato dyan. Hindi na lang guys, malapit lang yung Lucky Plaza. So, doon kasi yung LBC branch na pinagkuhaan namin ng box. So, yun, isiship na namin patunta Pilipinas. Para syempre, pagdating ni Shane sa Manila uli from Dubai, nandun sa bahay nila. Hey guys! So, nandito na kami sa Universal Studio. Hinapon na kami ni Shane. So, it's already 3 PM. So, guys, walang tao dun sa globe. Wala ka talagang makakasalam mo or walang haharang sa'yo. Walang photobomber. Ang cute!
Yeah, so saglit lang kami dito, sisilip lang kami. Kasi marami pa talaga ang errand. So tara! Guys, di na kami nakaabot. May cabin pala. So sabi doon sa ticket namin reprinted, pwede daw bukas. Pero ano ba yan? Girl, hinabol namin. Pero bukas kasi guys, wala na si Shane. Masaya ka ba? Hindi niya alam tuloy yung feeling kasi nga, tayo nakakaloka. And parang uulan din, mabuti na rin kasi alam yun, sayang, madilim, madilim, dumilim mo. Oh. Wala pang 5, eh dito sa Singapore, 7 pa talaga dumidilim. So yeah, punta na siguro kami Marina and Helix Bridge. See ya guys! So, nandito na kami sa Vipo City. So, bago kami pumunta siguro ng Marina or baka magpapahinga later, bumili muna kami ng Shape Ice, yung famous Kemerut nila dito. Ito siya. Yan, mango yung pinili ko. Actually, guys, masarap yung ganito sa Ion Orchard. Pero kasi dito kami sa Vipo City na stop. And, yeah, papahinga muna tayo. Kakain-kain muna. Magpapalamig. Kasi umuulan dito. Pero, ewan ko, gusto ko pa rin ng malamig. And, para matry ko rin tong mango! So, nandito na kami sa Marina Bay since yun yung nangyari sa Universal. So, walang tao, girl. As in, sobrang tahimik. Tuntuwa ako yung ganito. Walang tao, walang istorbo. Oh, walang tao. Para sa akin, guys, hindi boring yung ganyan. At least, diba, wala talagang gumagala. Free tayo sa Encove. So, libot-libot ko muna si Shane. So, ayun siya, pumipicture. Abot ang monitor nila dito. Grabe. Pag may sakit ka, uwi ka. Hey guys! So, nandito na uli kami sa Bugis Junction and with Shane. So, last night niya na. And ito yung aming foods. Bumili lang kami kanina sa Bugis ng hotdog spicy. Tapos yung kanya nuggets. Tapos ito is curry cutlet, no? Curry cutlet. So, ayun, hindi na kami nagtagal sa Marina kasi parang uulan na naman. And dun dumilim na, yun lang naman yung inaantay namin. So, ayun guys, kakain muna kami! Hey guys! We're back at the Airbnb and yeah, sobrang pagod. Tapos na kami kumain ni Shane and yes, since napadala na namin, hi! Ang ganda na ate mo, fresh! So ayun, napadala na namin sa LBC kanina, di ba yung mga bagay? So final ice na lang din siya ng kalat and tomorrow, she's leaving. Ako na lang uli mag-isang magbablog. So abangan nyo, baka humaba. Char! So medyo busy talaga tayo guys. Pinipilit ko lang talagang makwento sa inyo or mapakita sa inyo kung ano yung mga pwede pong i-share. Guys, may share ko lang din pala sa inyo. Dito sa Singapore, ang daming thermal or marami kang dadaan ng entrance na iti-check talaga yung temperature nyo. So, kung gusto nyo tanongin sa akin ngayon kung safe, yes, very safe talaga. And yeah, yung mga Singaporean guys, hindi nyo sila makikita ang nakamask. Overpriced yung mask dito, pero ang makikita mong bumibili, turista talaga. And yung matatanda talaga. Sa mga kainan naman guys, kung makikita nyo, hindi rin ganun ka-crowded. So, ako nga hindi ako nagmamask dito. Kaya parang, alam mo yun, feeling ko safe naman kasi wala naman ako nakakasalubong na tao madalas kapag gumagala kasi nga hindi sila masyado gumagala dito para maiwasan din yung outbreak. Pero yun lang. Kasi ko lang dito guys ngayon, maagang nagsasara talaga yung mga mall. And naiintindihan ko naman din, of course, kasi syempre nag-iingat sila talaga sa outbreak. And yep, okay naman ako. Wala akong problema. Hindi ko masasabing huwag kayong pumunta dito. Actually, i-encourage ko pa kayo kasi alam ko, naniniwala ako na kaya ng bansa nila yung outbreak na to. Since alam naman natin, equipped sa Singapore and medyo maganda talaga yung government nila. Hindi ko naman guys sila pinapromote talaga sa inyo. Pero ayun, I just want to be honest lang talaga na huwag lang tayo masyadong maging OA sa mga ganong bagay kasi hindi naman talaga totoo. As in, okay lang dito. Wala akong makitang problema para hindi pumunta. So far, and yeah, thank you so much guys for watching this video and I hope makita ko kayo sa susunod kong video. May the good spirit bless you and have a wonderful day. Bye!